Good day again mga kaamag. For today's vlog, maglilipat po tayo no ng Kabuteng saging o bolba. Ito po yung F0 na nakuhanan natin ng mga nakaraan. So maglilipat tayo doon sa PDA o gagawa ulit tayo ng F1 from F0. Gagawa tayo ng F1. Ito naman po yung gray oyster. Okay, F0 rin po ito. So ito po, ililipat po natin to sa walang laman na culture media. Okay, so Kabuteng saging, no? At saka yung masarap na gray oyster. So ililipat po natin ito, maggagawa po tayo ng from F0, gagawa po tayo ng F1. So, ito po yung ginawa naman natin nung nakaraan na bulba o bulbariela, bulbasiya o kabuteng saging na F1. So, ito na po yung resulta. Sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like and share, and pindutin na rin yung subscription button para updated kayo sa aking mga bagong videos. So, ganito po ang procedure natin, ha. Initan muna natin ulit yung panungkit natin. Then, magta-transfer tayo ng kabuteng saging dito sa culture media. Okay? So, kung makikita po ninyo, nakataob dahil meron siyang, kung makikita nyo, meron siyang tubig. So, kailangan natin tanggalin yung tubig. Or else, pag hindi po natanggal yung tubig, malulunod po yung ilalagay nating binhe. Tataktak lang natin, patuloyin natin yung tubig sa lab. So, kailangan pag nasa open space ka, mabilisan lang po yung pag-transfer ng binhe kasi tulad na sabi ko nga, ang contaminants ay nasa hangin lang. So, ito na po yung ililipat natin, ano, na pure culture. So, kukuha tayo ng kapiraso. Okay, so ito na po yon. Saka ililipat po natin dito. Okay. Ito. So, ganito po ang sistema. Papasok lang natin malapit sa apoy. Then, salab ulit. Kung makikita nyo na yun po yung nilagay na natin na pure culture. So, ito po ay magiging F1. F1 na po ito. Okay? So, ilalagay po natin na nakalapag. Same na naman, kuha tayo ulit. Okay. Uy, laglag. So, ito po ulit. Ito, makikita nyo wala pang ito po makikita nyo wala pang laman, ano? Salab natin ulit.
Then saka natin ipasok ulit yung lalagay nating culture o yung binhi. So ito na po siya ulit ngayon. So as usual, may tubig po talaga yung culture media. So nakatatlo na po tayo. As usual, konting tubig lang, may tubig siya, so i-drain natin ulit. Kuha ulit tayo ng pure culture or mother spawn. Okay. So pag nalaglag po itong ano, wag niyo po nang kukunin. Ayan, tulad po noon natanggal. Wag niyo na pong kunin kasi exposed na po 'yon. So nangyayari po talaga na may malalaglag minsan. So naka-apat na po tayo. Ito pang lima. As usual, may tubig, ano? Tubig. So ang gagawin lang natin is drain. Yan, buhos natin. Thank you.
So ngayon po, dahil sa open space tayo, nakapatay po yung aircon. So walang hanging lumilipa, ano, ibig sabihin walang hangin dito sa kwarto. So ito po maganda, wala siyang tubig. Kung makikita nyo, wala siyang tubig. So pwede na idiretso to. Mainit. So ito rin po ay may tubig. So same. Okay. Kung mapapansin nyo, papatakin natin yung tubig. Kung makikita nyo, ayun. So kailangan po talaga matanggal yung tubig, or else malulunod. Malulunod yung lalagay nating spoon. So pag nalunod, hindi na po gagapang yung amag. So wag po tayong manghinayang doon sa mahuhulog, kasi exposed na po yon. So para hindi magka-problema, wag na po tayo, wag po na nating isal kunin pa. Okay. So meron na tayong 1 2 3 4 5 6 7. So yung mga ginagawa pa rin natin ngayon ay F1 ng kabuteng saging. So tulad ng ginagawa natin, ano, nakataob. Nakataob yung ito, nakataob para lang yung tubig ay lumipat sa kabila. So kung mapapansin nyo, yung tubig, ayan po. So, ang paghawak, ito. Ayan. Thank you.
medyo naghahabol tayo ng oras. Okay. Tulad na nalaglag na naman. Okay. So palitan natin yung takip ng ating pure culture. Hindi na po natin nagamit lahat. Yeah. So napalitan natin ito yung pure culture ngayon. So far meron tayong nagawa, meron tayong itinirang pito para naman dito sa white oyster, ano? Gray oyster pala. So maglagay muna tayo ng takip yung mga ginawa natin. Mga kaamag, dahil meron na nakapaglagay na tayo ng binhe o ng F0 dito sa culture media, kung makikita nyo. So tatakpan na natin ulit, no, ng pwede rin gamitin yung dating papel niya. And then mamarkingan po natin, no, kung kailan nating ginawa, anong klaseng kabute. So anong transfer siya? Transfer 1 o tinatawag na F1, or transfer 2 o tinatawag na F2. Okay. So gagawin natin dito, markahan natin ng F1 Volba. Today is 15/9/15/22. So ganyan po, no? F1 baliktad eh, no? Volba, yung date kung kailan natin siya kinulture. Okay. So, ibalik lang natin yung dating takip. Then, as usual, markahan F1, Volba, 9/15/22.
So ginagawa natin yung pagmamarking para hindi ho tayo malito, dahil syempre pag nagkukulture ka po ng binhe na multiple culture ka, kumbaga ilang klase ng kabute yung iyong kinukulture sa isang araw. So importante yung meron kang marking, kasi mamaya yung para sa oyster mushroom, ang nilagay mo ay o ginawa mo ay kabuteng saging pala. So hindi na ho akma. So pagdating ng customer mo na bibili sa inyong binhi, na imbes yung binibili niya ay oyster, ang naibigay mo ay green spawn pala ng kabuteng saging, dun na po ay masisira na po tayo. So malaking abala na rin po yun, kasi unang-una yung customer natin alam niya na ang binili niyang bini ay oyster, yun pala ay bolba o kabuteng saging. So importante po yung marking. So kung kailan siya ginawa at anong klaseng stage, so anong stage siya, transfer 1, transfer 2, o yung F1 or F2, or yung mother culture na F0. So importante rin yung F0 dapat ay maayos, no? Kasi pag mayroong problema sa F0, kung mayroong problema sa F0 at i-transfer mo rito sa sinubculture mo na F1, para ka lang nagpaparami rin ng problema. So pag gumawa ka ng pure culture, dapat maayos. So ganun po kaimportante ang F0. So ngayon, dahil sira yung mga ibang takip, pwede naman ho nating palitan ng iba. Maglilipat naman tayo ngayon. Kung makikita nyo, maglilipat tayo ng gray oyster naman. So as usual, nakataob pa rin kung makikita nyo, kasi may tubig. Okay, may tubig. Ayan, may tubig siya. So kailangan maalis din. So, spray pa rin tayo kahit konti. Kasi nga, nasa open space tayo. So, kung makikita nyo mga kaamag, ako po ay nakamask, no? Habang nagsasalita. So, importante rin po yung mask. Kasi ang sabi nga nila ay mas marumi pa raw yung mas malinis pa raw yung bagong hugas na alam mo na kaysa bagong toothbrush na bunganga. So kahit nasa aseptic place tayo, dapat magmask. So same as usual mga kaamag, then maglinis din tayo ng kamay, alcohol. So importante po may disinfect lahat. Unang-una, iwasan yung hangin, lalo na sa open at tayo nagkukulture. So yun nga, pabilisan lang talaga. Tulad nito, kailangan tanggalin natin yung may tubig. Ah, so far, so good.
So ito po yung F0. Kapit na kapit yung amag. So amag lang siya. So amag lang yung nilagay natin, no? Kasi makapal nga yung amag niya. So ayan, yung ginawa natin. So isa rin nagpapatagal yung pagkukulture natin kung may tubig, kasi kailangan nating kailangan nating alisin tulad nito, oh, yung may tubig. Napakaraming tubig. So hindi maiwasan yung tubig sa culture media. So meron po talagang tubig na ano. Dahil nga syempre hindi nag-evaporate lahat. So isang tip po, tanggalin yung tubig. Hangga't maaari, walang matira. Medyo komplikado nga po yung pagta-transfer ng spoon lalo sa PDA. So, importante parati na isalab yung bunganga at saka itong panungkit natin.
So mukhang ito walang tubig. Okay, so walang tubig. So ito may tubig din. So pagka ganyan po na nasusunog, eh kasama na po yan talaga, tumilayab talaga. So dahil nahawakan natin, eh init-initan lang. Okay. Okay. So tapos na po tayo. So meron tayong nagawang meron po tayong nagawang pito na bote ng gray oyster mushroom. So as usual, ang procedure pa rin ay lagyan ng marking. So lagyan muna natin ng markings bago natin tatakpan. So G0 F1 9 15 22. So yan po, pag sinabi mo G0, gray oyster na po yan. So kanya-kanyang code na po yan. Pero usually pag G0 9 15.
Gray oyster na po. F1-G-O 9-15-22 G-O. So importante po yung tagging, no, o marking, para hindi po tayo malito. So mamaya akala natin nga, oh, white oyster, yung pala gray. Okay. Kasi sa PDA ng bulba at saka oyster, magkaiba po, malalaman mo pala sa likod, no? So magtataka ka na. So ito yung bulba. Ito yung bulba, ito yung gray oyster. So kalimitan, maputi yung gapang dito sa gilid. Unlike dito kay bulba, nagbabrownish. Okay, santip po yan. So hanggang dito na lang, babalutin natin to. And tulad nito, ano, may marking na. So after 18 days, usually 18 days, pwede na nating i-transfer dito sa grain. So yung F1, pwede na nating i-transfer sa grain, or gagawa pa tayo ng F2, pwede rin pong i-transfer sa another PDA. Pero usually, ang ginagawa natin pag F1 na, eh, sa grains na natin inilalagay. Pero pwede pa natin itong gawing F2 ulit sa PDA. Pero ang mangyayari, pag inilipat natin sa sa grains, magiging F3 na. So, ganun po yung transfer. So, maintain lang na F1 hanggang F2 lang. So, usually, yun ang aking protocol, hanggang F2 lang ako. Maraming salamat, mga kamag, sa panonood. So, itong video natin ngayon ay ang paggawa ng PDA. No? Transfer tayo ng from F0 to F1. So, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa aking videos. Pasensya na po kayo minsan kung ako ay nabubulol. So, sabi nga, practice makes perfect. So, ako humingi po ng konting paumanhin, and ako po nagpapasalamat sa inyo sa pagtangkilik sa aking mga videos. At alam ko po na makakatulong po sa inyo sa pagkakabuti. Sa mga subscribers ko at saka mga viewers, at saka dun sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe and pindutin yung notification bell para updated kayo parati sa aking mga videos. And share na rin itong mga videos na ito para makatulong po tayo sa mushroom industry ng Pilipinas at saka sa ating mga kapwa Pilipino na magkaroon ng hanap buhay at pagkain sa sariling bahay o tahanan. Maraming salamat po muli. God bless.